sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide. Hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ni Kong Ninya Taduran, kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Loxin. Sabayan tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensan, 95.1 Home Radio Naga, 92.3 Home Radio Legazpi. At sabayan din tayong napapakinggan sa RPNDYKB Bacolod, DZBS Baguio, DYKZ Cebu, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXKS Surigao at DXXX Zamboanga. Nood via test broadcast sa digital feed na TV na IZTV. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Maaring iscan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. At narito na ang headlines para sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon, June 22, 2022, araw ng Miyerkules. 32 bagong kaso ng Omicron subvariant na BA.5 na itala sa bansa. DWIZ! Health Undersecretary Maria Rosario Vergere tinalaga bilang bagong pinuno ng NBOC. DWIZ! Senator-elect Raffy Tulfo nanumpa na. DWIZ! Posibleng gamiting alternatibo sa wheat flour. DWIZ! Pagbabalik sa bansa ng 11 Pinoy lawyer na biktima ng gun attack sa Philadelphia, sasagutin ng pamahalaan. DWIZ! Balita sa ibayong dagat, unang kaso ng monkeypox sa Southeast Asia na detect sa Singapore. DWIZ! Balitang pampalakasan, Team Cohn swak na coaching staff ng Gilas, Pilipinas. DWIZ! At sa showbiz balita, trending news, US actor at comedian na si Ben Stiller bumisita sa Ukraine. IZ Balita Nationwide! At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, 32 karagdagang kaso ng Omicron BA.5 subvariant ang na-detect ng Department of Health o DOH. Ang kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang naitalang mga bagong kaso ay mula sa Region 6 na may 21 cases, Region 4A, 4 na kaso, National Capital Region o NCR, 4 cases, at Region 3 na may 3 cases. 30 pasyente anya ang fully vaccinated na, isa ang partially vaccinated at biniberipika pa ang status ng nalalabing mga kaso. 5 naman sa mga ito ay asymptomatic habang 22 ang nakakaranas ng mild symptoms at patuloy pa rin inaalam ang sitwasyon ng iba pang mga pasyente. Sa ngayon, pumalo na sa 43 ang kabuuang bilang ng Omicron BA.5 subvariant sa bansa, kasunod ng na-detect na unang 11 kaso nito. Samantala, nakapagtala na ang Cagayan de Oro City ng unang kaso ng Omicron subvariant BA.5. Kinumpirma ito ni City Health Office o ng City Health Office kung saan ang nasabing kaso ay isang 38-anyos na lalaking seafarer mula sa Barangay Bugo na may travel history sa Egypt at Maynila. Ayon kay Dr. Teodoro Yu Jr., CHO Medical Officer, na agad nilang agad silang nagsagawa ng contact tracing matapos matanggap ang report noong Hunyo 17. Nag-negatibo naman sa virus ang naturang pasyente, kabilang ang 2 first generation close contacts nito sa makaraang sumailalim sa RT-PCR test noong June 14. Sinabi ng Dr. Elenita Gamolo, Assistant Regional Director ng Department of Health Northern Mindanao, na ang naiulat na kaso ay ang una ring Omicron
variant BA.5 na-detect sa rehiyon. TWIZ! Samantala, inihayag ng Octa Research Group na posibleng makapagtala ang Metro Manila ng 1,000 bagong kaso ng COVID-19 sa katapusan ng buwan o pagsapit ng unang linggo ng Hulyo. Ayon kay Octa Research Fellow Guido David, tumaas sa 2.05 ang COVID reproduction rate ng rehiyon habang nasa 2% naman ang growth rate ng COVID-19. Gayunman, nananatili anyang mababa sa 2% ang occupancy ng mga ospital sa rehiyon. Kaugnay nito, pinayuhan ni David ang publiko na mag-ingat pa rin laban sa COVID-19. TWIZ! Sumang-ayon naman ang grupong Octa Research na iprioridad ng mabigyan ng 2nd booster shot ang mga immunocompromised individual, medical health workers at senior citizens. Paliwanag ni Dr. Guido David ng Octa Research Group, pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung dapat maturukan ng 2nd booster dose ang general population. Hindi pa anya napapanahon na mabigyan ng 3rd booster shot ang general population dahil sa ibang mga bansa ay tanging 50 taong gulang pataas lamang ang tinuturukan nito. TWIZ! May kapasidad na ang RITM o Research Institute for Tropical Medicine na makadetect ng kaso ng monkeypox. Ayon sa RITM, i-optimize nila ang real-time PCR testing para ma-detect ang monkeypox virus, at ang 2nd PCR test ay para naman malaman kung anong organismo na bibilang ang naturang virus. Ipinabatid ng RITM na tanging suspected cases lamang at yung mga sumunod sa lahat ng procedure para sa referral ang ipaproseso nila base na rin sa DOH memorandum. TWIZ! Itinalaga naman bilang bagong mamumuno sa National Vaccination Operations Center o NVOC si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mababatid na papalitan ni Vergere ang kasalukuyang NVOC chairperson at kapwa Health Undersecretary na si Mirna Kabutahe. Ang NVOC ang namamahalang ahensya sa pag-imbak at pag-distribute ng mga bakuna, partikular ang mga COVID vaccine. Samantala, wala pa namang inaanunsyo si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung sino ang magiging susunod na kalihim ng Department of Health. TWIZ! Samantala, iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Under Secretary Martin Dino na nakasaad sa batas ang patuloy na pagtalima sa pagsusuot ng face mask. Ayon kay Dino, nasa Bayanihan Act ang kautosang ito na dumaan din sa masusing pag-aaral ng Senado at Kamara bago tuluyang maisabatas. Kaya naman mandatory at dapat anya itong ipatupad ng mga lokal na pamahalaan hanggang sa mga barangay na kanilang kinasasakupan. Binigyang diin pa ni Dino, sisiguruhin nilang may patutupad sa buong bansa ang patuloy na pagsusuot ng face mask hanggang sa Hunyo at 30 na siyang huling araw ng panunungkulan sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Dino, nasa ilalim pa rin ng State of Public Health Emergency ang bansa dahil sa pananatili ng pandemya, kaya naman walang dahilan upang luwagan at gawing opsyonal ang pagsusuot nito. TWIZ! Nanumpa naman kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen si Senator-elect Raffy Tulfo. Kasama ni Tulfo ang sa kanyang oath-taking ang may bahay na si Act CIS Partylist Representative Jocelyn Tulfo. Sa Lunes naman, magtutungo sa Senado si Tulfo upang dumalo sa orientation para sa mga bagong senador. Si Tulfo ay isa sa 3 bagong senador na nakakuha ng mataas na boto nitong nakalipas na eleksyon. TWIZ! Samantala, inihayag ni Acting Presidential Spokesperson at Communications Secretary Martin Andanar na hindi na siya magugulat kung tatanggapin ni outgoing President Rodrigo Duterte na maging consultant ni Senator Bongo. Ayon pa kay Andanar, isa sa malalapit na kaibigan ng punong ehekutibo ang senador at matagal na nagkasama sa trabaho ang dalawa. Gayunman, hindi pa niya makumpirma kung tinanggap na ng Pangulo ang alok ni Go. Mababatid na inalok rin si Duterte na maging drug czar ng Marcos administration, ngunit tinanggihan niya ito. TWIZ!
Samantalang sa oras na 12 minuto makalipas ang alas 4, tanggap muna tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Pagkakaloob ng ayuda sa transport sector sa loob ng 5 buwan, mas agarang solusyon daw kaysa sa pagsuspindi ng excise tax sa langis sa gitna ng serye ng oil price hike. Detalye niyan ihahatid sa atin ni Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Pagkakaloob ng 3,000 pisong ayuda o pantawid pasada sa transport sector kada buwan, sa loob ng 6 buwan ang mas mabilis daw na solusyon sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Itinayag ni Senate Committee on Energy Chairman Win Gatchaliana. Ayon kay Gatchalian, kapag pinagpatuloy ang pantawid pasada sa mga PUB driver sa loob ng 5 buwan, nasa 4 billion pesos lang ang gagastusin ng pamahalaan kumpara sa mawawala na 150 billion pesos nakita ng gobyerno para sa isuspindi o tanggalin ang excise tax sa langis. Ayon kay Gatchalian, maaari ding palawigin ang libreng sakay program ng gobyerno para maaaring kontratahin ng pamahalaan ang mga tumigil na sa pagpasada. May mahukunan naman anya ng pondo para sa ayuda mula sa mga unobligated funds ng iba't ibang departamento gaya ng LTFRB at DOTR. Pero sakaling kulang, maaari naman daw magpasa ng supplemental budget ang Kongreso. Ayon kay Gatchalian, sinabi ng LTFRB sa briefing sa Senado na oras na matuloy ang dagdag pang pantawid pasada ay magiging mas mabilis na raw ang rollout nito dahil may existing pantawid pasada cards na ang mga PUB drivers. Gate ni Gatchalian, ang panukalang pagtanggal na excise tax sa langis ay dapat maging huling hakbang o last resort dahil napakalaki-kita ng gobyerno na mawawala oras na tanggalin ang excise tax sa langis. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, naglitsing pilang metodong lakas sa DWIZ. Maraming salamat Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Samantala, mga precautionary measures kontra baha patuloy na isinasagawa ng MMDA ngayong panahon ng tag-ulan. Ang buong detalye niya ni Ate di Patrol 17, Jopel Peleño. Ongoing ang pagsasagawa ng mga precautionary measure ng MMDA para mapigilan ang labis na pagbaha sa Metro Manila lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Sa laging handa briefing, sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes na tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawang declogging o paglilinis sa mga daluyan ng tubig o mga estero upang hindi magdulot ng mga pagbaha. Kinundisyon na rin aniya nila ang mga pumping station sa Kamay Nilaan kaya't nasa 100% na ang capacity operation ng mga ito. May nakahanda na rin aniya silang mga oil products upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng lahat ng mga pumping station sa NCR. Sa ngayon, ani Artes, mayroon silang ipinatatayong mga bagong pumping station na pinondohan ng World Bank. Sakaling matapos na aniya ang mga naturang proyekto, agad nila itong ito-turn over sa MMDA para mapangasiwaan ang operasyon nito. Samantala, sinabi pa ni Artes na 10 pang mga pumping station ang isinasailalim nila ngayon sa masusing rehabilitasyon. Ito si Patrol 17 Chop. Pelpelenyo nag-uulat para sa himpilang may tonong lakas, DWIZ. Pagbabalik po ang IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Babalik ang IZ Balita Nationwide. Sa bayan pa rin po tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensan, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. At napapakinggan din tayo sa RPN DYKV Bacolod, DZBS Baguio, DYKC Cebu, DXKT Davao, DCKI Iriga, DXKS Surigao at DXXX Zamboanga. At tayo po ay napapanood via test broadcast sa digital free na TV na IZTV. Available rin po kami sa digital TV devices sa TV receivers. Mangyaring iskan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. Yan.
Samantala, sa iba pang balita, pabor ang National Parents Teachers Association Philippines na rebyuhin ang K-12 program. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Wilfredo Rodriguez, Pangulo ng National PTA Philippines, na dinisenyo ang naturang programa para sa mga kabataang nais magtrabaho sa labas ng bansa at makumpleto ang kanilang eligibility. Sinabi pa ni Rodriguez na dapat ding isaalang-alang ang mga mag-aaral na nais na magtrabaho sa Pilipinas. There's a need for enhancement, no? And then strict implementation ng ating ating field, no? Tulad to, no? Yung ating mga graduate ay yung bigyan ng pansin yung employment na kulang. Yung po, enhancement at strict implementation po. Yan ang tinig ni National PTA Philippines President Wilfredo Rodriguez sa panayam ng DWIZ. Iginiit naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga dapat gawin para epektibong maibalik ang face-to-face classes. Sinabi ni Castro na dapat pairalin ang social distancing. Bukod pa sa dagdag na guro, maayos na structures, ventilation at maging ang sanitation facilities para maisakatuparan ang pagbabalik ng face-to-face classes ngayong school year. Kailangan natin siguro ng mga dagdag na teachers, pag-aayos ng ating mga rooms, yung ating mga infrastructure para masunod yung sinasabi nating standard and ideal class size. At saka yung mga ventilation, sanitation facilities, yun ang mga kailangan natin. Kailangan ihanda ito ng DepEd bago pa dumating yung pagbubukas ng next school year by August. Teachers Party List Representative Franz Castro sa panayam ng DWIZ. Samantala, balik normal na ang mga nagsisimba sa Baclaran Church sa Parañaque City simula ngayong araw na ito. Ito ay dahil magkakatabi ng nakaupo ang mga nakikinig ng misa sa loob ng simbahan. Tuwing Miyerkules, inaasahang dadagsain ng Baclaran Church dahil sa nakaugaliang pagsisimba rito simula alas 5:30 ng madaling araw hanggang alas 6:30 ng gabi. DWIZ! Binatikos naman ng Alliance of Concerned Teachers Philippines o ACT ang desisyon ng Department of Education o DepEd na pag-aanin ang mga kinakailangan o ang kinakailangan na physical distancing sa susunod na school year sa mga paaralan sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1. Una nang inihayag ni DepEd Undersecretary ni Pumuseno Malaluan na ang naturang hakbang ay batay sa pinakabagong guidelines sa Department of Health o DOH. Binigyang diin naman ni Malaluan na limitado pa rin ang bilang ng mga estudyanteng pinapayagan sa loob ng mga campus at tanging mga paaralan sa ilalim ng Alert Level 1 at 2 lamang ang maaaring magsagawa ng face-to-face classes. Sa ngayon, nasa 80% na ng mga paaralan ang handang magsagawa ng mga personal na klase at inaasahan ng DepEd na susunod pa ang mga ibang paaralan sa darating na academic year na magbubukas ngayong Agosto. DWIZ! Samantala, sa oras sa 4:22 ng hapon, labas muna tayo ng himpilan. Philippine Coast Guard, inilatag na ang kanilang paghahanda para sa seguridad ng inaugurasyon ni President-elect BBM. Ang buong detaling niya ni Hati di Patrol 5, Aya Yupanko. Inilatag na ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga floating assets sa mga dagat at ilog na malapit sa National Museum. Dahil dito ay handang-handa na ang ilan sa mga floating assets at security groups ng Philippine Coast Guard na i-deploy sa 30 ng Hunyo para tumulong sa pananatili ng kaligtasan, seguridad at kapayapaan kasabay ng panunumpa ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Maynila. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, asahan ang publiko ang mahigpit na pagpapatrolya ng 3 multi-role response vessel at tumigit kumulang sa 10 Coast Guard floating assets sa karagatan o katubigan ng Manila Bay at Pasig River. Gayun din, ang pupubantay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, lalo na yung land vehicles sa daloy ng mga sasakyan sa mga kalsadang malapit sa National Museum kung saan magaganap ang inaugurasyon.
Ayon kay Abu, bagamat walang banta silang namumonitor, ay hindi naman sila napapakakampante kaya't nilatag na nila ang 300 personal ng Philippine Coast Guard kabilang ang ilang mga canine teams, medical groups at karagdagang 200 pang katao para matiyak na payapa at maayos ang seguridad sa Hunyo at Renta. Ayon pa sa komandante, inatasan niya ang security force ng Philippine Coast Guard District NCR Central Luzon na maghanda at makipag-coordinate sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para matiyak ang maximum security support sa 30 ng buwan na ito ng Hunyo. It is patrol number 5. Ay, yung pangkot na bulat, simple elemento ng lakas. DWIC. Maraming salamat, Patrol 5 Aya Yupanco. Samantala, National Union of Journalists of the Philippines, kinundina ang kautusan na inilabas ng NTC ukol sa pag-block sa mga websites ng ilang grupo. Detalye nga ihahatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Pinalagaan ng National Union of Journalists of the Philippines ang pagsama ng National Telecommunication Commission o NTC sa Bulatlat, Pinoy Weekly at iba pang independent media website sa ilistahan ng mga pinabablock o pinatitigil ng komisyon dahil sa umano'y kaugnayan nito sa teroristang grupo. Ayon sa samahan ng mga mamamahayag, walang abiso na ibinigay sa newsroom at hindi nabigyan ng anumang pagkakataon na tugunan ang naturang akusasyon. Hindi rin na nila malinaw kung maaari nilang iapela ito at kung saan iaapela. Anila ang pagharang sa pag-access sa mga site na ito ay nagiiwan ng puwang sa diskurso at sa daloy ng impormasyon at nagpapakita ng banta ng anti-terrorism law sa freedom of expression at freedom of the press na dapat anilang kondenahin. Panawagan ng grupo sa NTC at sa National Security Council, isaalang-alang ang pag-asama ng mga site ng balita at ng mga website ng mga aktivist ng grupo sa kanilang listahan. Ito si Patrol 11, Tina Rasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Patrol 11, Tina Nolasco. Samantala, sa iba pang balita, ipinanukala ng Department of Energy o DOE ang mekanismo ng Oil Deregulation Act o Republic Act 8479 na bigyan ng framework para magkaroon ng kapangyarihan ang gobyerno na makialam at tugunan ang biglaan at napakatagal ng pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni DOE Undersecretary Gerardo Argiza Jr. na kabilang ang unbundling ng halaga ng petroleum retail products upang madetermina ang real and past on cost. Anya, maaari itong gamitin bilang alternative energy source upang mabawasan ang epekto ng oil price hikes. Samantala, umapela naman si Argiza sa mga consumers na magtipid sa paggamit ng langis upang mapababa ang demand at consumption ng petroleum products. DWIZ! Namang natatanggap ang Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB na petisyon hinggil sa hirit na taas pasahe sa mga taxi. Ayon kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Cashon na nag-trace back sila sa kanilang mga dokumento ngunit wala naman silang natanggap na petisyon mula sa mga taxi operator na isinumite noon pang Marso. Ani Cashon, may ulat silang natanggap na maghahain pa lamang ng petisyon ang mga taxi operators. Nagpanikasyon, hindi maaaring umaksyon ang LTFRB board kung walang naihaing petisyon na pinagbabasihan ang kanilang hirit na fare hike. DWIZ! Samantala, bunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, humihiling na rin ng taas pasahe ang ilang mga driver ng jeep sa Eastern Samar. Ayon kay Acto Samar Chapter President Ben Asuncion, tinatalakay pa nila kung magkano ang ihihirit nilang aumento sa pamasahe. Paliwanag ni Asuncion, lubhang naapektuhan na ang kanilang kinikita kung saan hindi na sumasapat ang 12 oras nilang
pamamasada sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sinabi pa nito na nakatatanggap na rin sila ng tulong mula sa gobyerno o fuel subsidy, ngunit hindi pa rin niya ito sasapat kung hindi mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay nito, umaasaan niya sila na agad masosolusyonan ang mataas na presyo ng petrolyo sa buong bansa. GWIZ! Samantala, mahigit 71 milyong mananakay ang nakinabang sa libreng sakay ng public utility vehicles o POVs sa ilalim ng Nationwide Service Contracting Program ng gobyerno. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, pumalo sa kabuuang 71,222,260 commuters ang naserbisyuhan ng naturang programa hanggang nitong Hunyo 20. Una nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hanggang Hunyo at 30 na lamang ang libreng sakay program kasabay ng huling araw ng Administrasyong Duterte. Aabot sa 7 billion pesos ang pondong ibinigay ng LTFRB sa nasabing programa na nababawasan ng 14 million pesos kada araw na ibinabayad sa PUVs. GWIZ! Magbabalik pa rin po ang IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. At muli pong nagbabalik ang IZ Balita Nationwide sa ngalan pa rin po ni Congresswoman Ninia Taduran. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Loxin. At partner, nasa kabilang linya na natin si Engineer Mark Kapati, MRT3 General Manager. Magandang hapon po, Engineer Mike. Magandang hapon po, Engineer Mike. Apo. Ayan. Yes, apo. Ayan, magandang hapon po. Sa ngalan po ni Congresswoman Ninia Taduran, kami po si Mara at Rashid. Hello po. Ay, good afternoon po. Kamusta po kayo, Engineer? Okay naman po. Ayan. Engineer, tatanong lang po namin kasi po, di ba, kasabay po ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagtatapos na rin po ba ng libreng sakay program ng MRT3? Tama po kayo. In-start natin yung pre-ride ng March 28 at mag-end po yan ng June 30. Tama po yun. Opo, bali, ito na po yung ikatlong pagkakataon na libreng na ibinibigay niyo po sa ating mga Pilipino commuters. Oo, sa ating mga manggagawa. Ito po. Tama po yun. Tatanong ko lang po, sa palagay niyo po ba may chance po na i-extend to ng papaupo nating President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Yan po ay binibigay namin sa susunod na administrasyon kung ano po yung kanilang polisiya. Sila na po ang magdidesisyon kung itutuloy pa yung ating pre-ride sa MRT3 po. Sa ngayon po ba ay wala pa po kayong ulat o natatanggap na request na pwede pa pong palawigin ang libreng sakay? Kung sa request ay marami po, lalo na yung ating mga suking mananakay. Pero sa ating extension ay wala pa po. Yung mula po sa susunod na administrasyon, wala pa rin po kayo natatanggap? Wala pa rin po. Actually, wala pa rin, ayon sa balita, wala pa rin na-appoint na kung sino man ang papalit sa DOTR Secretary. Mga ilang bagon po ba ang nakaalat ninyo? Kasi alam ko po, as a commuters po, no? Alam po namin na medyo mabilis na po yung time na hinihintay ng bawat bawat bagon po. Tama po kayo. Dati-rate, ang pag-aantay niyan, kinatawag namin headway, nasa 9 to 10 minutes. Ngayon, nasa 4 minutes na lang. Meron po tayong 19 na average na na train set at apat dyan ay ating kinatawag na 4-car train set na kayang sumakay ng 1,576 na pasahero at any given time. So, kasi ang ating facilities ay na-rehabilitate last December at maganda po ang maintenance natin through Sumitomo, kaya po maganda po ang ating takbo ngayon at nag-average tayo ng 60 kph po.
Oho, pero nasisiguro po ba ng bawat bagon or yung mga tinatalaga nyo pong tauhan sa bawat na bagon na yun ay yung pagpapatupad ng mga health protocols? Kasi 1,500 hindi rin po ano, lalo na pag rush hour. Kasi marami talagang tao yung sumasakay sa mga, lalo na sa carousel at saka dyan sa MRT3. Tama po kayo, no? Kaya kami ay nananawagan sa ating mga pasahero na sumulit sa ating protocols. Yan po ay nai-implement natin very strictly sa platform at lalo na sa train. Kasi meron po tayong tinatawag na train marshal. Yun po ang ating security na nagpapaalala sa ating mga mananakay regarding sa ating mga required health protocols. Opo. Engineer, at matanong ko lang po, no, syempre, di ba, bagong rehabilitate nga po yung ating mga MRT3. Tapos po, libre ang sakay, which is talagang nakatulong naman sa ating mga commuters, mga manggagawa na talaga namang gumagamit ng transportasyon na MRT3. Tatanong ko lang po, nakatanggap po ba kayo ng mga reklamo pa din sa kabila ng mga advantages? Opo. Yung atin namang reklamo, hindi naman namin siya tinitreat as reklamo. Tinitreat namin siya as magandang pamamaraan pa lalong namin mapaganda ang aming servisyo. Meron ding mga iba na nagbibigay ng suggestions at kami naman po ay open sa ganun. At yan po ay makakatulong para mas lalo namin masilbihan ang ating commuters. And we try to see to it na ma-address namin kagad. Ano po usually yung mga suggestions po or nagiging feedback po sa inyo tungkol po dito sa libreng sakay natin? Sa libreng sakay, actually, lahat ay positive, syempre, dahil wala silang binabayaran. Kaya lang, paminsan-minsan, pumipila rin sila dahil nga, lalo na kung peak hours. Opo. Pero yung pila naman ay mabilis maubos, no? Mabilis ang movement ng tao, hindi tulad nung dati dahil nga hirap tayo dahil mahina at iilan lang ang tren. Pero ngayon kasi marami na tayong tren na available. At ano man yung kanilang mga sinasabi na suggestion ay ina-action naman natin. Oho. Dahil po ay matatapos na po ang libreng sakay, no, dito sa MRT3, ay ano pa po yung mga hakbang na nakaantabay nyo para naman po sa mga susunod, sa lalo na sa susunod na administrasyon? In place po yung ating maintenance program, no, ating mga general overhaul ng ating mga train, yan naman po ay in place at ongoing. Ang kailangan lang po talaga dyan ay tutukan, yan po ay dapat i-monitor, uh-huh, at yan po ay dapat masunod para po continue ang ating servisyo na maganda sa publiko. Ayan. Opo, so ito po, ano naman po, sa inyo po bang palagay, sa perspektibo nyo po, naging matagumpay po ba talaga itong free ride ng MRT3? Ay, siguro naman, partner, kasi isa rin dahil sa commuter, tayo, no? Pero tanungin natin mismo. As perspective, kasi syempre na general manager himself. Dapat alamin natin. Actually, kung pagbabasihan natin yung ridership natin na tumataas, yung feedback mechanism natin sa mga commuters, masasabi nating maganda, lalo na yan ay sinuportahan ni Secretary Tugade at Presidente Duterte. Nakikita naman namin na ang response sa mga tao ay maganda. We just want to continue na maganda ang maging servisyo ng MRT3 at generally maganda yung acceptance ng ating free. Opo. Bali po, kasi di ba, dahil nga yung ilang MRT po, marami pong nagsasabi na hindi po ba kayo mag-i-install ng elevator sa ating mga, lalo na sa mga matatanda. Kasi nakikita ko po doon na, ano, as a commuter nga, nakikita po namin na nahihirapan sila, lalo na yung ibang MRT station. Yung hagdan po nila ay medyo talagang matarik. Talagang meron po bang hakbang na nakalaan para mag-install ng mga elevator para po sa ating mga senior citizen at PWDs? Incidentally, ang lahat ng ating istasyon ay may escalator at elevator at lahat po yan ay functional, no? Pinaprioritize natin dyan ang ating senior citizen, ang PWD, at ang mga buntis, mga bata. At sinisiguro natin yan na yan ay maayos. Na-rehabilitate na rin po lahat yan. Yun lang, paminsan-minsan kasi kailangan nating i-maintenance. Baka nakechempo lang yung iba na under maintenance yung ating pasilidad kasi kailangan din naman nating i-maintain yan at any given time, depende sa schedule.
para po tuloy-tuloy yung magandang servisyo ng ating escalator sa elevator. Okay po. Tapos engineer, ito po, tatanong ko rin po, sa palagay niyo po ba, syempre, pag natapos na po yung ating libreng sakay, no? Tapos syempre, di ba, naging maganda talaga eh. Talagang nag-improve yung after the rehabilitation, talagang nag-improve yung means ng, ano eh, ng MRT3. Talaga namang kitang-kita naman yan. Sa palagay niyo po ba, kahit tapos na itong libreng sakay, ang magiging quality pa rin po ng servisyo ng MRT3 ay magiging the same pa rin po? Nakagaya nga po na sinabi niyo, kung doon mas mahaba po yung paghihintay ng mga pasahero, mm-hmm, ngayon po ay nasa mga 4 minuto na lang. Magtutuloy-tuloy po kaya yon? Okay, partner. Nawala si engineer sa ating linya. Pero siguro, nasa linya pa ba o nawala si engineer? Okay, nawala si engineer. Pero maganda yung sinabi ni engineer na naging successful naman talaga. Kahit sa pagtatapos ng itong administrasyon ay malaki ang naging talagang ambag, kumbaga, ng MRT3, lalo na sa ating manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, which diba? Is talaga naman na yan yung ano, diba? Yan talaga yung purpose naman ng MRT3 ba, or ng government natin, ba't nila ipinatupad yan libreng sakay. Sa gitna na nga rin talaga, partner, yan ng tumataas na hindi lang presyo ng produktong petrolyo, pero bilihin, partner! Siyempre, yung pamasahe bilang nagtatrabaho. Yan, taas din yan. Oo, diba? Talagang malaki. Sa mga jeep, sa ngayon, dati kasi ang jeep sa amin ay 9 pesos. Ngayon, 10 pesos na. Inaprubahan na kasi ito eh. Ng, ano, at saka yung mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado, tinaas ay inaprubahan na din ng DTI. Kaya medyo hindi rin nagiging maganda. Pero isang malaking ano talaga to, tulong sa ating mga manggagawa, di ba? Na yun nga, commuters na manggagawa. Kasi usually talaga ang mga nagko-commute naman ay talagang mga workers, di ba? Mga pangunahing pangangailangan yan, ng mga nagtatrabaho. Public transport talaga. Kaya syempre nagpapasalamat tayo dun sa privilege na naibigay sa atin. At saka nagpapasalamat tayo kay Engineer Mike Kapati, ang General Manager po ng MRT3, no? Maraming salamat po sa pagpapa-unlock dito sa DWIZ, sa IZ Balita Nationwide. Pero partner, bago tayo magpatuloy ay bibigyan daan muna natin ang ilang paalala. Magbabalik pa rin po ang IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Babalik ang IZ Balita Nationwide panghapong edisyon at kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Mara Valle. Sa ngalan po rin po ni Congresswoman Ninia Taduran, ako po si Rashid Locsin. At sa iba pang balita, mayroon ng mga estratehiya si incoming DSWD Secretary Erwin Tulfo upang matugunan ang mga isyu sa pamamahagi ng ayuda mula sa gobyerno. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Tulfo na kabilang sa kanilang tututukan ang pamamahagi ng Social Amelioration Program o SAP at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Aminado si Tulfo na nahirapan ang DSWD nang unang itong mamahagi ng SAP bilang tulong sa mga mahihirap na pamilya na lubhang naaapektuhan ng COVID-19 pandemic. Hindi handa yung kahit anong gobyerno, Senyor Ray, na tumama itong pandemic. Dahil lang ang bigyan ng ayuda ang lahat ng mamayan. So medyo nahirapan niya at medyo nangapamuna ang DSWD sa ilalim ni Secretary Bautista. Pero pagkalaunan ay nagawan din ang paraan. Sa incoming DSWD chief, kabilang sa kanilang aalamin at pag-aaralan kung sino ang mga dapat na makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, particular na sa 4Ps. Ang plano ko niya, Senyor, ay magtatatag tayo ng research and investigative team para tignan talaga at siguro isang araw mag-a-announce tayo kung may mga alam sila na mga kapitbahay, sino kaya ka mag-anaka na nasa 4Ps pa rin, hindi na kailangan tumanggap, i-report sa atin para maimbestigahan yon. Yan po ang tinig ni incoming Social Welfare Secretary Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Kinumpirma naman ni dating
Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol ang pagtanggap niya sa alok na maging bahagi ng Food Security Group ng papasok na administrasyon. Ipinabati ni Piñol na tinanggap niya ang alok ni National Security Advisor Clarita Carlos na tulungan siyang tumutok sa National Food Security Strategy. Sinabi ni Piñol na naiintindihan ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa food security kaya't handa siyang tumulong na bumuo ng mga paraan para sa COVID-19 post-economic recovery program ng agrikultura. Panahon na anyang tutukan ng administrasyon ang food production, lalo na sa bigas at huwag nang dumipende sa importasyon at makabango na rin ang mga magsasaka mula sa pagkalugi. GWIC! Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Walkthrough sa National Museum, isinagawa ng PNP. Ang detaling yan ni Ate Di Patrol 5. Ayayo Pangko. Matapos ang simulation exercise noong nakaraang linggo ay nagsagawa naman ang walkthrough ang puwersa ng Manila Police District kasama ang iba't ibang unit ng Philippine National Police. Ayon kay MPD spokesperson Major Philip Ines, nagkaroon din ng interagency meeting ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang DPWH, Metro Manila Development Authority, DILG at iba pa. Kognay pa rin ng nalalapit na inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Ines, dapat nang asahan ng publiko ang mas madalas na pagsasara ng ilang mga kalsada malapit sa National Museum gaya ng P. Burgos, Finance Road at Maria Orosa dahil na rin sa mas magiging madalas ang isasagawang aktibidad na may kinalaman sa inaugurasyon. Git pa ni Ines na bagamat handang-handa na ang puwersa ng MPD, gayon din ang buong Philippine National Police, ay patuloy nilang pinagbubuti at inaayos ang kanilang mga tungkulin sa darating na honyo at renta. Ito sa patrol number 5 ay iupang kutakulat sa Pagmatod ng Lakas, DWIC. Maraming salamat, Patrol 5 Ayayo Pangko. Samantala, pito ang patay sa engkwentro sa Maguindanao. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Pito ang nasawi habang apat naman ang naaresto sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, BARM, sa Barangay Milib sa bayan ng Raha Buayan sa Maguindanao. Ayon kay BARM Police Regional Director Brigadier General Art Cabaluna, na armado ng warrant of arrest ang mga operatiba ng ikasang operasyon na nauwi sa engkwentro matapos manlaban ng grupo ng subject na si Turkey Uto Latip at Katindig Mustafa. Ayon kay Cabaluna, napatay sa engkwentro si Utap habang ang naharap naman sa kasong murder na si Mustafa ay nakatakas. Isang pulis naman ang sugatan habang nakakuha din ng ilang matataas na uri ng kalibre ng baril ng mga otoridad at mga bala. Apat ang naaresto sa kinasang operasyon na katuwang ang CIDG BARM at ilang grupo ng militar. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagulat para sa Pilang Metodong Lakas, DWIZ. Salamat, Patrol 13. Samantala, sasagutin ng gobyerno ang pagbabalik sa bansa ng mga labi ni Pinoy lawyer John Albert Jal Lilo na biktima ng gun attack sa Philadelphia, USA. Ipinabati dito ni Leia Bustamante Lilo, ina ni Attorney Jal, kasunod ng pagdating sa bansa ng mga labi ng abogado sa susunod na linggo. Sinabi ni Ginang Lilo na nais niyang magpakatatag sa nangyari sa kanyang anak na maraming nagawang mabuti sa kapwa, kaya't hinihintay ng marami ang pagbabalik bansa dito. Muling umapila sa US government si Ginang Lilo para mabigyang katarungan ang sinapit ng anak. GWIC! Pilipino naman ang nabiktima ng pagnanakaw sa isang mall sa California, USA. Batay sa lumabas na video, nakahiga ang biktima habang kinukuha ng suspect ang kanyang mga gamit. Ayon sa mga otoridad, maaaring armado ng patalim ang suspect nang nakawan ang nasabing Pinoy sa loob ng Southland Mall sa Hayward area. Hindi naman kinilala ng mga pulis ang biktima habang tikom ang bibig sa posibleng racial motive sa insidente. GWIC! Ginawara ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo ng medalya ng pambihirang paglilingkod ang mga matataas na opisyal ng PNP Directorate for Operations sa pagtiyak ng mga ito sa mapayapa at tapat na national and local elections. Pinangunahan ito
ni PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon, kasama sina Police Deputy Director for Operations Brigadier General Alan Nobleza, DO Executive Officer Police Brigadier General Limuel Obon, Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, at Police Colonel Lieutenant Gideon D. ng Special Operations Division ng DO. Sa kanyang mensahe, sinabi ni De Leon, ang parangal ay kanyang dinededicate sa lahat ng mga tauhan ng PNP na on the ground na nagsika para masiguro na epektibo ang lahat ng ipinatupad na security measures. Bilang Deputy Commander ng Security Task Force National and Local Elections 2022, si De Leon ang nangasiwa sa pagpapatupad ng seguridad sa buong bansa sa pagsisimula ng election period noong Enero 9. DWIZ! Nasawi ang isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan, matapos magkakasamang mas nasunog sa loob ng isang oras sa kanilang kwarto. Kinilala ang mga biktimang sina Joseph Pandak, asawa nitong si Jocelyn, at kanilang anak na edad 12 at 17. Ayon sa pulisya, sa kanilang pagresponde ay tumambad sa kanila ang mga sunog na labi ng mga biktima. Nabatid na aabot sa 100,000 pesos ang halaga ng pinsala. Samantala, patuloy na iimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. IZ Balita, IZ Balita, Nationwide. Balita sa ibang bansa. Balita sa iba, yung dagat, kinumpirma ng Singapore ang unang kaso ng monkeypox sa kanilang bansa na kauna-unahan sa Southeast Asia. Ayon sa Singapore Health Ministry, isang 42-anyos na lalaking British ang pasyente, flight attendant at bumabiyahe papasok at palabas ng Singapore mula pa noong kalagitnaan ng Hunyo. Nasa stable ng kalagayan ang lalaki sa National Center for Infectious Diseases sa Singapore. Sa ngayon, 13 close contact na ng first monkeypox case ang natukoy na isinailalim agad sa quarantine. Nagpapatuloy naman ang contact tracing para sa iba pang nakasalamuha ng unang kaso. Sa sports! Coaching staff ng Gilas Pilipinas si Barangay Ginebra Coach Team Cone. Ito ay matapos kunin ni Gilas Pilipinas Head Coach Chot Reyes si Cone na anya'y maaasahan niya sa coaching technique sa pagsabak ng National Basketball Team sa World Cup. Ang trabaho ni Cone ay magsisimula sa paghahanda ng Gilas para sa 2023 World Cup kung saan magiging co-host ng bansa ang Japan at Indonesia. Si Cone ay naging coach ng mapa sa kamay ng Gilas ang gold medal sa Southeast Asian Games noong 2019. Sa entertainment o trending news. At sa balitang showbiz, bumisita na ng persona ang US actor at komedyanteng si Ben Stiller. Binisita ni Ben Stiller ang Ukraine. Nakausap 56-anyos na actor si President Volodymyr Zelensky kung saan itinuring niya itong bilang bayani. Ayon sa Stiller, labis siyang nalungkot sa mga ikinwento ng mga nakausap niyang mga mamamayan ng Ukraine. Mababatid na bukod sa pagiging aktor ay si Stiller rin ang ambassador para sa United Nations Refugee Agency. Samantala, umaasa naman ito, bubuhos pa ang tulong sa mga mamamayan na lubos na apektuhan ng kaguluhan sa pagitan pa rin ng Ukraine at Russia. Ito pa rin po ang IZ Balita Nationwide na sabayan pa rin napakikinggan sa DWIZ Dagupan, Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensen, 95.1 Home Radio Naga, 92.3 Home Radio Legazpi. At syempre na napapakinggan din tayo sa RPNDYKB Bacolod, DZBS Baguio, DYKC Cebu, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXKS Surigao at DXXX Zamboanga.
At sumayin niyo pa rin po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide. Dito pa rin yan sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At kami pa rin po ang naghatid sa inyo ng balita. Ako po si Mara Valle. At sa ngalan pa rin po ni Congresswoman Ninia Taduran, ako po si Rashid Locsin. Magandang hapon. Sumayin niyo ang isang oras na komprehensibo at mas pinalawak na balitaan. IZ Balita Nationwide. Pinakamalalaki, pinakamainit mula sa buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide.